Hey, what's up, mga friends! Ikaw din mo, what's up? Sabi mo, what's up? What's up? What's up? Really, what's up? What's up? Ngayon, pag-uusapan natin yung mga tips para maka-move on. Move on na, friend! Number one, huwag mong isipin na hindi mo kaya na wala siya. Dahil, ilang taon ka na ba? Oh, ilang taon ka lang nabuhay nang wala siya. Diba? Huwag na huwag kang magmamakaawa na balikan ka niya. Ang pangit nun, be. Number 3, kung gusto mo umiyak, edi umiyak ka. Iiyak mo lang na iiyak. Bas, siguraduhin mo lang na hindi ka na iiyak ng dahil sa kanya. Huwag ka munang makikinig ng mga senti ng mga music. Dahil lalo nakakadagdag yung sakit na nararamdaman mo. Dapat pakikinggan mo yung mga rakrakan, be. Yung papakinggan ka. O kaya, yung mga tugtog na pangsayaw. Tapos magpapogi ka, magpaganda ka. Para hindi halatang stress. Yung nadidepress ang itsura. Yung hindi mo ka nalulungkot dahil iniwan. Huwag ganun. Dapat laging fresh. Tapos nasa sayo kung puputuloy mo yung communication nyo. Like, social media, kung guburahin mo na ba yung mga chat nyo, message niya. Pero para sa akin, dapat burahin mo na. Kasi kung babasahin at babasahin mo yon, maalala mo pa rin siya eh. Tapos kung may mga love letter siyang binigay sa'yo, itapon mo na. Okay, sunugin mo. Hindi yung itatago mo pa. Okay, kung hindi mo maitapon, hindi mo masunog, ilagay mo sa lagahin yung may padlock. Tapos, itapon mo yung susi para hindi mo nang bubuksan, o, diba? Huwag bigyan ng alaala lahat ng makikita katulad ng lugar kung saan kayo lagi nagpupunta. Lagi kayong kumakain. Dapat, pag nakakita mo yung lugar na yon, wala na, dead man na. Ito pa, huwag na huwag kang papasok sa isa pa ulit na relasyon kung hindi ka pa handa. Alam mo sa sarili mo na ginagamit mo lang siya para makamove on. Hindi lang ikaw mahihirapan. Pati siya masasaktan sa ginagawa mo. Tapos, huwag mo iisipin na makakalimutan mo siya. Hindi mangyayari yun, be. Lagi nasa utak yun. Depende na lang kung mabago ka o kaya magka-amnesia. Ayun. Pwede mo tanongin, sino ka? Ano ka, si Sisa? Tandaan mo na nga alisin mo lang ay yung feelings mo para sa kanya. Meron kayong mga memories na siguro itatawanan mo na lang pag dumating or lumipas na yung mga taon. Yung mga memories na matututo ka o mapapaalala na mali yung mga ginawa mo ng dahil sa kanya. Kahit gaano kahirap mag-move on, kailangan gawin mong dahil mahirap, maging broken-hearted habang buhay. Ikaw lang makatulong sa sarili mo. Isipin mo na lang na may inilaan si God sa'yo na mas better pa dyan sa ex mo na kinababaliwan mo. Napakaaga pa para mabaliw sa isang tao, be. Alam ko iniisip mo na babalik siya. Huwag ka nang umasa. Hindi na mangyayari yun. Madami pa kasing iba dyan. Hindi mo na nakikita kasi nakapokus ka sa kanya. Yun, be. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Love you. Thank you. Close doors and I'll fall for your life.